Good morning, mga langka. For today's video, gagawa po ako ng chicken kabsa dahil meron kami ngayong bisita sa bahay namin. So napag-isipan ko magluto yung pinakasimple lang. Huwag ko nang sasarapan. Kasi pag sasarapan ko ba, baka hindi na lumayas yung mga bisita namin dito sa bahay at mapapasarap sila sa aking luto. So ngayong araw is magigisa tayo ng sibuyas, ng ating mga spices. Arabic spices po yan. Meron siyang cloves, meron siyang bay leaves, meron siyang nilagay ko ng cardamom. Ayan, gisa-gisay na natin yung ating chicken hanggang sa maging golden brown. At lalagay din po natin yung maya-maya ng asin para lumasa. So ayun na nga guys, dahil may bisita kami ngayon. Bukas, pag-iisipan ko na naman kung ano naman yung aking lulutuin. Halos mabiyak-biyak na yung aking mga kukote, yung aking brain na 100% wala nang laman sa kakaisip at nagpo-problema kung ano ang lulutuin sa araw-araw na lamang. Dahil yung amo ko po hindi po siya mahiling na magsabi na ganito yung lutuin mo, ganyan-ganyan. So ako na lang po yung kusang nag-iisip kung ano pong ipapakain ko sa kanila. Ayan, kahit lutuan mo po sila na plito lang, okay na po yan sa kanila. So ayan, ang ating mga spices, ihahalo ko na. Meron yung turmeric, meron yung black pepper, meron din yung cumin, at meron din siyang coriander. Nilagyan ko rin siya ng 1/2 teaspoon ng paprika. So, ayan, para mas totally lumasa yung ating chicken kabsa, at maya-maya pa ilalagay na rin po natin yung ating tomato paste. Ayan, 1 teaspoon lang po yan nilagay ko. Ayan, i-add na po siya natin. Then, lalagyan din po natin maya-maya konti yung ating sliced tomato na isang piraso lang po yung nilagay ko, pero big size na po siya. So, ayan, ayan, back tayo doon sa aking mga bisita dito sa bahay. Minsan, naiinis ka rin minsan kasi ang tagal-tagal umalis ng mga kapatid ng amo ko na ito. Well, actually, kasi malapit na po yung Eid, yung big Eid dito. So, dito sila mag-stay hanggang sa mag-big Eid dahil malilipad na rin po sila papuntang sa lala. So, ako po ay nagtsatsaga lang po sa kanila na magluto. So, hindi naman po ako pinamamadali ko silang umalis agad, pero parang gusto ko na talaga silang lumayas dito. So, ayan. So, ayan nga guys, ika-cover natin yung ating chicken muna. Lalagyan ng konting water hanggang sa ito ay kumulo-kulo mamayang konti. Ia-add rin po natin yung ating rice. So, ang ating rice, siya ay sinuko lamang ng 30 minutes para medyo malambot siya while niluluto natin sa ating ginawa kanina na gisa-gisang chicken. So, finally guys, ayan, tapos na yung ating chicken kabsa. Ita-transfer na lang po siya sa lagayan at nang makakain na po yung aking mga bisita, mga bisita dito sa bahay at nang ako'y makapagpahinga na rin after lunch ng aking mga amo. So ayun na nga, dahil tapos na tayo magluto, ipiprepare na po natin sa kanyang lagayan at ilalagay na po natin sa lamesa para matapos na rin po silang kumain. At pagkatapos na rin po nilang kumain, pwede na po tayo magpahinga dahil dito naman ay may rest hours naman tayo. After lunch, pwede na po tayo magpahinga. Thank you guys! Sana nag-enjoy po kayo sa ating menu for today. Hanggang sa muli po. Enjoy!